Ayan mga bro, welcome back to my YouTube channel. May gagawin tayo ngayon na isang speaker na built-in amplifier. Sabi nung may-ari, yung trouble daw niya, may time na mahina, may time na malakas. Pero nung sinaksak ko siya, yung kabilang channel pala, may DC out, may ugong. Ayan, yung speaker ko na ginagamit sa mid-high sa yung nakasaksak ngayon sa likod. Sana hindi masunog. Kasi pagka may DC out, nanununog ng speaker yan mga bro. Lalo na kung mataas yung DC out niya. Yung kabilang channel, kung saan ito nakalagay, good naman siya. Pero, bali ang sira pala, kaya humihina ito, eh, naglulus lang yung input ng music input niya. Tapos yung sa kabila naman, eh, ugong lang talaga. Ayan, isasaksa ko siya, pero hindi ko patatagalin. Baka masunog yung ginagamit kong pang mid-high. Hindi pa tapos, baka masunog na. Ayan. Sasaksa ko na mga bro. Kanya ayun no. Lumuluwa yung speaker. Di ba? Kung pinatagal mo yan eh, talagang sunog ang speaker. So, ayun ang trouble niya mga bro, nakita niyo na. Bali, bubuksan na natin. Ayun yung board niya mga bro. Bali, una natin gagawin siyempre magte-test voltage tayo. Bali, yung speaker na may ugong kanina eh tinanggal ko muna sa pagka-connect. Baka masunog pagka sinaksak mo. So magte-test voltage tayo. Nasa 50 volts DC range tayo. Yung transistor nito pare-pareho yan na NPN. So tinuro ko na sa mga nauna kong vlog, pag NPN ang titest natin sa voltage, yung gitna positive. Kaya nga NPN, di ba? Negative, positive, negative. Ganun din sa test probe. So, naka 50 volts DC tayo. Kailangan pantay. Saksak ko na mga bro. Ayan. Test natin ito. Doon. 25 volts. Ganun din to. 25 volts. Sa baba. Ganun din normal. So normal lang, ito yung normal na channel niya. Yung sa ibaba. Ayun, napakababa lang. Diba? Tapos yung sa pinakailalim niya. Ayun, napakataas naman ng voltage. Halos umabot ng 50 volts. So, ang una nating ititest niyan, syempre yung mga transistor at resistor. Kapag kasi sira itong transistor dito, ay manununog ng resistor, ng fusible resistor. So dahil hindi pantay yung voltage, ano na lang natin, tiyagain na lang natin na hanapin kung ano yung sira. Malamang karaniwang nasisira dyan, eh, resistor na kinakalawang o transistor ganun, na kakaroon ng leak. Pag transistor, kahit konting leak lang, kakaroon siya ng DC out. Yan mga bro, bali kinalas ko na siya sa pagkakalagay niya. Bali, ang gagawin ko na lang pala, kalasin na lang natin lahat ng transistor. Konti lang naman to. 5 piraso lang. Bali, 7 kasama itong dalawa. Check din natin to, baka may leak sa kanila. Pwede na, kaya-kaya naman nating ibalik. Dahil may mga naka-indicate naman kung anong klaseng transistor ang nakalagay. Ayan o. So, yun mga bro. Bali, kalasin ko muna tapos test natin isa-isa. Yan mga bro. Bali, nabunot ko na yung mga transistor na maliit at saka yung dalawang transistor niya sa power. Power transistor na tinatawag. Unahin na natin to. Good naman to. Bali, NPN transistor to.
yung unang pin, yun yung base, tapos collector, tapos yung huli, yun ang emitter. Base sa unang pin, negative, black test plug. Tapos yan, may reading. Pero dapat, pag ni-reverse natin yung mga tinest natin na may reading, wala na siya. Pag may reading pa, sira na. So yun, wala ang reading. Good pa to. Ganun din yung kabila. Reverse. Pero walang reading. Good itong dalawang transistor. Bali, test naman natin yung maliliit. Ito muna yung mga driver. Naglulus lang pala yung ano, test probe. Kala ko open. Good naman pala siya yan. Pag ni-reverse, nagigit na ako. Sa reverse, dapat walang reading. Diba? Sa forward, ayan meron. Pag ni-reverse, wala. So, good ito. Ang iba naman. Din ito. 10 PN kasi ito eh. Ang kanina PNP. Good. Kung maliliit na to, yung base nito nasa gitna. Yan o. Gitna yung base niya. Ikutin natin. May reading din to. Yan. Pero pag ni-reverse natin, gitna natin positive. Dapat wala siyang reading. Sa akin dalawang gilid. Bali good siya. Ganun din ito. Check natin. Ayan. Nga. May reading din. Ay, yun. Sumagad. Ayan, ang lakas ng reading. Oh. Bali, dun pala makita na natin na shorted ito. Ayan. Dalawa niyang pin, may reading sa vice versa. So, shorted ito. Dalawang gilid. Meron din yung dalawang gilid niya. Oh. Sa kabila wala. Sa kabila meron. Bali, ito lang sira natin. 5401 ang number niya. Hindi makapokus yung camera ko. Ayan. 5401. Bali, meron pa tayo natitirang isa. Test pa natin. May reading, reverse, wala, dalawang gilid, wala. So good ito, isa lang ang sira natin, itong 5401 lang. Yan mga bro, bali, nakakuha na ako ng pamalit ito. Nabili ko lang to dati sa Raon, may mga stock ko pala ako. Murang-mura lang to, tig 2 pesos lang bawat isa. Pwede naman na ilagay muna natin mga maliliit bago yung malaki. Lagay natin maliliit tapos mag-test voltage tayo. Kung magiging pantay na. Kung hindi pa pantay, check pa natin yung mga resistor.
Ayan mga bro, bali tapos nating mailagay yung mga maliliit na transistor. Huwag muna natin ilagay yung malalaki. Mag test voltage muna tayo. Kung magiging normal na yung voltage nya. Sasaksak ko muna. Yan. Kitang-kita nyo na agad 25 volts. So normal na siya. Yun lang talaga yung sira yung maliit na transistor. Pero may mga amplifier na minsan hindi pantay yung voltage. Hindi pantay yung voltage kapag wala yung power transistor natin. May mga ganong klaseng amplifier minsan. Pero madalang na madalang lang yun. Karaniwang ganyan. Kahit walang power transistor, matitest natin ng maayos yung voltage kung pantay na. So ilalagay ko na lang yung dalawang transistor tapos mag-sound check na tayo kung normal na. Mga bro, natornilyo ko na. Pag maglalagay kayo niyan, mas maganda i-test niyo muna yung heatsink at saka yung collector kung baka kasi shorted. Baka marami kang masunog na parts. Ayan. Itong ulo na to, natawag na metal oxide. Yan ang collector. Connected dyan sa collector. Sa kabila ganun din. So, wala naman siya. Isa kasi may nakakalusot. Nagdidikit pala. O kaya napunit yung insulator. Kaya nagdidikit. Yan, okay naman siya. Bali, hinahin ko na tapos testing na natin. Yan mga bro, naibalik ko na yung makakalagay niya. Pero hindi ko pa kanong tinornil yun. I-test muna natin. Kanina pagkasaksak natin, nakita naman natin na halos lumuwa yung speaker. Ayan, ayan, saksak natin. Ito walang soft start to, kaya pagkasaksak, bigla siyang mag-ano yung speaker, mag-react. Ayun o. Okay naman na siya. Lumuwa bumalik. Ibig sabihin yan, yung dahil wala siyang soft start, kaya gano'n. Bali yan, sa loob yan, bali yung sa kamera ito, baba. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. To the music of the flute in the harp, and the melody of my love. So yun mga bro, narinig nyo, okay na siya. Mali, itutornilyo na lang natin tapos pwede na, balik na natin sa may-ari. Yun lang mga bro, maraming salamat sa inyong panonood. Yung shoutout sa next video na lang.